Hello kay Tito Manny Vlog, shout out ha. Tito Manny Vlog. Shout out po Tito Manny Vlog. Ayun, shout out po sa inyo. Salamat. Solid supporter ni Idol Pal Santos Matubang. Ayun, Tito Manny Vlog, paki-subscribe. Yun po, no, meron po tayo napanood na pinapayuhan po ni Mark si Jemel. At ang turi niya po rito ay talagang parang tunay niyang kapatid. No? Pero bago po yan, umuna ay bumabati po sa inyo ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid, mga hermano, hermana. At kung saan man po kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, mag-iingat po kayo palagi at pagpalaan po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na tumatangkilig sa aking YouTube channel at ganyan din po, patuloy po natin suportahan sila kaya Bar Santos Matubang, Kalinga Prab, at Edna Vlog, Kabusiness, at Rome Boy. Ito po yung video kung paano po natin sinabi na talagang mahal na mahal ni Mark si Jemel. At pinayuhan niya po ito na parang isang tunay niyang kapatid. Ito po yung video. Kita kay Kuya Robin, alam ko naman na mabait ka, malambing ka, pero mas lalo pang dagdagan yung pagkabait mo kasi the same time, alam ko naman may magkakamali ka rin. Kaya lalo mong pag-iingatan yung mga ginagawa mo, lalo na yung pag-aaral mo, atupagin mo masyado at alam ko gagayahin. Alam ko naman gagayahin mo din ako. Salamat. Salamat sa pakikinig mo, Jemel. Ingat ka lagi. God bless. Mahalin mo rin si mama mo parang sa akin. Yeah. Kahit malalim yung problema po, lagi po yan nandiyan talaga. May pagsubok lang po talaga tayo sa buhay. Yeah. Pero nandiyan po si Lord para palagi tayong tulungan. Yung po, napanood natin ang talagang pinapakita po dito ni Mark yung kanyang pagmamahal kay si Jemel, no? Ayon po sa kanyang mga sinasabi at yung pagpapayo niya po, talagang mararamdaman natin. Talagang mahal niya po si Jemel, no? Hindi po bilang kaibigan o ano pa man. Mahal niya po siguro si Jemel bilang isang nakakabata niyang kapatid. Parang ganun po, no? Ang nararamdaman po natin. Ayon po sa kanyang pagpapayo. At ito nga po, no? Sila po ay kumakain nila, no? Nila RP Max Vlog. Sila RP Max Vlog po ang kasama nila. Shoutout po kay RP Max Vlog. Yan din po kasama niya doon si Joanna at yung kanyang ama na si Michael. At syempre naririnig po ni Michael yung kanyang anak no, na nagsasalita. Syempre proud na proud po si Michael kasi ang galing po magpayo ni, ni Mark. At doon nga po sinabi niya maging maayos si Jemel sa pag-aaral. Yun naman po maganda, maging maayos naman po talaga dapat si Jemel sa pag-aaral. Kasi makakatulong din po sa kanya yun eh. Yung pag-aaral at pag siya po ay nakatapos ng kanyang pag-aaral, siyempre marami po siyang mapapasukan tarbaho or kung di naman kung gusto niya magnegosyo, pwedeng-pwede at kaya niyang paikutin ng maganda kasi siyempre iba po yung may pinag-aralan kaya tama po yung payo ni Mark na maging maayos si Jemel sa pag-aaral. Yun naman po kasi ang ginagawa ni Mark nagpapakaayos po siya sa pag-aaral kaya po na maging maingat, no? Maging maingat dun sa bahay nila Kalinga Prab. Palibasa nga po, bata pa si Jemel at yun na nga po, siyempre, iba po yung mga kilos ng mga bata. Kumbaga, may mga kakulitan pa po yan. Medyo makulit pa po, no? Kaya siyempre, pinag-iingat din ni, ni Mark si Jemel, no? At baka siya kainisan doon sa... Pero hindi naman po ganun sila Kalinga Prab. Tuwan-tuwa nga po sila Kalinga Prab, ni Jemel. Sa nakikita po natin, doon po sa bahay ni Kalinga Prab talagang pinakabunso po si Jemel kumbaga yun po ang kanilang parang yung parang pinakabunsong kapatid at pinakabatang kasama nila doon sa bahay. Hindi po sinuturing na ipod doon si Jemel, nakita po natin no? Pasiming-siming lang doon si Jemel buhay mayaman si Jemel po doon kila Kalinga Prab at siyempre mahal na mahal po siya ni Kalinga Prab at ni Jack Tapia. At ang pinakamaganda po sa sinabi niya, yung mahalin niya po yung kanyang magulang. Kasi siguro po napapansin din ni Mark na talagang si Jemel medyo malayo po yung loob sa kanyang ina. Yan po naayon din naman po sa, sa nakikita natin na binablog. Pag binablog po silang mag-ina, parang si Jemel medyo may distansya kay, kay ating mag-ina. Ibig sabihin na hindi po siya ganun ka, hindi po siya masyadong
parang hindi siya masyadong palagay no sa kanyang mama. Palibasa nga po eh. Siyempre hindi naman po siya halos lumaki doon kay Ate Melissa. Bagamat nung bata po, pa po siguro si Jumel ay nandun kay Ate Melissa, pero nung nag-uumpisa po siya magkaisip no, parang nandun na po siya kala Lola Ligaya. Siyempre parang sa ngayon po ay nag-a-adjust pa si Jumel. Nag-a-adjust pa siya no sa pamumuhay niya bilang kasama yung kanyang magulang. At ito nga po si Jumel nandun pa kila Kalinga Prab. Sa ngayon no, palibasa nga po ay nag-aaral nga po si Jumel. At yung eskwelahan po ni Jumel ay malapit po dun sa bahay ni ano ni Kalinga Prab. Kaya nandun po si Jumel. Pero palagi naman po silang nakikitang mag-ina at kung gusto naman po ni Jumel umuwi ay pwedeng-pwede. Nahatid naman po siya ni Kalinga Prab. Yung po no, ganda po ng pagpapayo ni ano no, ni Mark talagang si Mark po someday ay pwede po siya maging isang pastor no. Kasi ang galing po niya magpaliwanag eh. Galing po niya magpayo. Saka parang sa tingin ko ay talagang pinatibay na yung loob niya no, ng problema, ng mga pagsubok. Kumbaga eh, talagang si Mark ay dumaan po sa, ano, eh, sa malalaking ano, eh, pagsubok sa buhay. Kaya kumbaga sa ngayon eh, matibay na si Mark. At talagang hindi na po basta-basta siya babagsak. No? At nandun po rin yung pagtitiwala niya lagi, siyempre kay Lord. Yung po lari, alam niya na pagdating po ng panahon ay magiging maayos po ang kanyang buhay. Sige po, maraming salamat po. Ito po si Tito Manny Vlog. At, God bless you all po. Diyos mabalos. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Bal Santos Matubang. Okay po natin, Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog. Kung nanonood po tayo ng kanilang mga video, huwag po natin skip yung ads.